Makasaysayan nga raw po. It's showtime! Nung bata pa ako, may monumento sa may Kapitolyo ng Tarlac ng isang sundalong may espadang daladala at may tinuturo. Biro naming magkaklase, sinasabi niya, sino ang isusunod kong tutuliin? Lingid sa aming kaalaman ngayon, ang tao pa lang yon, ang general, na sa kabila ng pakikipagkasundo ni Aguinaldo sa mga Espanyol sa Biak na Bato noong 1897, ay hindi tumigil sa paglaban sa mga Espanyol. Si General Francisco Macabulos Soliman. Ha? Who's that? Pokemon! 144 years ago, September 17, 1871, isinilang siya sa La Paz, Tarlac. Sinasabing ni Nuno ng kanyang ina ang huling hari ng Maynila na si Raja Soliman. Siya ang nagrekluta ng mga tao sa Tarlac para sa katipunan at naging tanging general na mula sa lalawigan, itinuring na Caudillo, punong general. Noong January 24, 1897, pinangunahan niya ang paglusob sa mga kwartel ng mga Guardia Civil sa kanyang bayan sa La Paz, Tarlac at nagwagi sa kabila ng kakulangan sa mga baril, nakakuha pa ng karagdagang mga armas. Tumanggap siya ng pera mula sa kasunduan sa Biak na Bato para sa amnestiya noong January 1898, ngunit ipinamahagi niya ito sa kanyang mga tauhan. Ayon sa istorya na si Lino Dizon na gumawa ng kanyang talumbuhay, isang insidente ang nagkumbinsi sa kanya na hindi sumuko sa mga Espanyol sa kabila ng kasunduan ng kapayapaan ni Aguinaldo. Ang pag-torture at pagpatay sa kanyang kaibigan na si Francisco Tañedo dahil hindi niya chinuchu sa mga Kastila ang kanyang mga kasamang mason sa katipunan. Kaya kahit binuwag na niya ang kanyang hukbo, binuo niya muli ito upang lumaban. Nagtatag siya ng pamahalaan at nagratipika ng sariling provisional na sa noong April 17, 1898. Si Macabulos ang nanguna sa pagpabalaya sa lalawigan ng Tarlac sa daang-daang taong pananakop ng Espanya noong July 10, 1898. Sinunod naman niyang pinalaya ang lalawigan ng Pangasinan noong July 22, 1898 sa labanan sa Dagupan kasama nina Don Daniel Maramba, Vicente del Prado, Juan Quesada at Eliseo Arsadon. Tulad ni Mao Zedong at Andres Bonifacio, si Macabulos ay revolusyonaryo at makata rin. Sumulat din ng mga komedya at isinalin pa ang Aida ni Verdi. Naging presidente municipal ng La Paz noong 1908, ngunit namatay siyang isang magsasaka at limot na bayani noong 1922. Hindi lang si Rizal ang bayani ng ating bansa. Tuklasin natin ang mga bayani ng ating mga lokal na bayan. Kung hindi natin malalaman ang kwento ng mga probinsya natin, hindi mabubuo ang kwento ng ating watak-watak na bansa. Ako po si Shao Chua, Paz Television ng Bay. And that was Shao Chua.